linggo sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ikalabing-pitong linggo sa kalaniwang panahon na may temang ang kayamanang hindi matutubasan. Sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanang makalupa na inuubos ng mga kalawang. Manapay mag-ipon kayo ng kayamanang makalangit na hindi kinakalawang o mananakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Yun ang yaman na di matutumbasan. Isama po natin sa ating pananangin ang kaluluwa ni Domingo Belleza, Lenny and Rogelio Cabrera, gayon din po ang pasasalamat ni Connie on occasion of her birthday and special intentions of Mr. and Mrs. Ryan Nansangan and by your brother in Christ. Ang ating pong pagdiriwang sa gabi nito ay pangungunahan ni Father Ben. Ang lahat po ay magsitayo at mag-isa sa pagdiriwa kasi labo natin magiging ang pangbungan na amin. Salamat kayo sa Panginoon, na siya nalikay ang lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa at gawa ng mga bituin, upang mamigay ng liwanag sa pagsalita-tingin. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanay, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kana ng Diyos sa mga pare, pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awa tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Dagdagan mo ang iyong kagandahan sa amin
upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang mag-iliw, papakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsipot, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, para kay Solomon, ang kapakanan ng kanyang nasasakupan ng kanyang tunay na yaman. Nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkalog sa kanya ang kanyang kahilingan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa panaginip. Anong ibig mong ibigay sa iyo? Sabihin mo, bigla sa kanyang. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalilin ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa at walang karanasan, pinapamuno mo sa iyong bayan, sa bayang ito, na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala sa masama at mali. Sapat at sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Kinanagod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humingi sa para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, pinagkakalob ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan ng walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga sumunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang itutungan ko sa salmo ay, iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Tugon po. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Alamin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabuhay. Sa loob kong kasiyahay, nasa iyong kautusan. Tugon ko. Iniibig ko ng lubos sa lubos mo, O Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisan. Kaya iyang tuntunin mo ang siya ko'y sinusunod. Pagkat ako'y namumuhit sa anumang gawang bukod. Tugon ko. Iniibig ko ng lubos na lubos mo, O Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Aliwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay tunong ito sa wala pang karanasan. Tugon ko. Iniibig ko ng lubos na lubos mo, O Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sa harap ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang magsisilbing lakas para patuloy natin siyang pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y tinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga tinalaga niyang noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo at magbigay galang sa mabuting bayan. Pagpuri sa Diyos.
ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid na hukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ang isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arihan at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang lahat po ay magsipot at kanyang po namin. Palakpakan natin ang Diyos. Magandang gabi sa inyo lahat. Long time no see. Thank you. Mga kapatid ko sa pananampalataya, napakaganda ang Ebanghelyo sa gabing ito, sa linggong ito, na kung saan pinapag-nilay-nilay tayo ng Panginoong Jesus kung ano ang mga kailangan natin sa buhay. Kagaya ng pagpapasya ni Haring Solomon, ano ang kanyang pinili? Karunungan. Kung ikaw ay tatanungin ng Diyos sa gabi ito, ano ba ang gusto mo sa buhay? Asawa? Gusto mo bang dagdagan pa ang asawa? Never mind the father. Isa lang tama na ano? Ano ang gusto mo? Kung tatanungin tayo ng Panginoon sa labing ito, sa labi, pakita sa kamay, ayaw. Gusto niya umuwi sa Pilipinas? Ayaw din. Ano talaga ang gusto mo? Ang pinili ni Solomon ay ang karunungan. Yan ay ang tamang pagpapasya na galing sa puso, na ang puso ay ang siyang nagdadala ng mga pagpapasya, mga judgment. Na kung saan ito ay wasto, mabuti, at kaayaya sa paningin ng Diyos. Kaya sa kanyang pamumuno, pinairal ng Diyos ang kanyang karunungan. Ang Ebanghelyo sa ngayon ay ang pagpipili natin. Material na bagay o ang mga makalangit na bagay? Naalala ko nung ako ay naka-assign pa sa Quezon City. Na-assign ako sa St. Paul the Apostle Parish. Sa Timog. Sinong matal Quezon City rito? Wala. Quezon Ave, wala. Ang St. Paul the Apostle, isang nightclub noon. Called Spindle. Sino na nakapasok sa nightclub? Pakita sa kamay. Ha? May nadadaanan kayo sa Quezon Ave na mga kumuputi-putita. So, yo, kahilera doon, di ba? So, ang Spindle na ito ay nightclub. Siguro sa isang araw, nagkaroon ng conversion ang may-ari. So from
that nightclub, nag-donate siya. I-donate niya doon sa diocese yung kanyang club. Ngayon ay St. Paul the Apostle Parish na. Na kung saan yung mga artista ay nagsisimba. Napakalapit sa mga GM, sa GMA, sa ABS-CBN, at saka sa iba pa. Mayroong pagbabago sa buhay, pagpapasya, na kung saan iniisip natin na ito ay may katumbas na mas mahalaga. Ito ay ang makalangit ng mga tao. Sa ating buhay, paano natin makukuha, matatagpuan yung perlas na mahalaga, mas mahalaga pa kaysa sa mga kayamanan natin. O kaya naman yung kayamanan na nakita ng isang mga ngalakal na kanyang tinabunan ito at ipinagbili ang kanyang lahat ng ari-arian at nang may pagbenta ay binalikan niya, binili niya ang bukirin mo din. Sa buhay ng tao, meron tayong mga kagustuhan, mga minimiti sa buhay. May mga plano tayo. Alam po natin na ang salapi ay dumanan lang sa ating kamay, sa ATM natin, di ba? At then of the month, ano pecha na ngayon? 30. Magkano lang ang ating ang laman ng ating ATM. So every month, daanan lang yung ATM natin, no? Then nauubos din yung ating ipon, ang wika ng Ebanghelyo, ang inspiration ay ang pagpapahalaga sa mga makalangit na bagay na kung saan, sabi nga sa introduction, na hindi na masisira kung anumang mga bagay, hindi na inaanay, wala nang mga makakasira. Ito ay ang pagpunta natin sa kaharian ng Diyos. Ang makalangit na bagay, ang buhay na walang hanggan. Siguro yan ang desire, yan ang kagustuhan din ng bawat isa. May mga martir, may mga santo at santa na may mga pinagdaanan sa buhay. Mga mayaman, St. Francis, at kung sino pa na mga mayaman, belonging to a noble family, then they have renowns, material things, possessions, riches for the sake of God's kingdom, for the sake of eternal life. Alam po natin na ang buhay sa mundo ay napaka-bilis lamang. Minsan, yung kaibigan natin, katabi natin, katrabaho, namatay. Living, nothing. Pero tayo, tingnan natin sa lingguhang pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Pinapahalaga natin ang buhay espiritual natin, ang pagsisimba, isang mahalagang perlas. Isang kayamanan ito, ang sakramento na kung saan ito ang magdadala sa atin sa kalangitan. And to be in heaven means that is eternal life. Pinapahalaga ng Ebanghelyo ngayon ang spiritual na buhay natin. How is my relationship with God? To Jesus,
being my Lord, kumusta ang aking relasyon sa Diyos? Kumusta ang aking relasyon sa kapwa-tao? Diba, ang cross ay may horizontal and vertical levels na kung saan para sa Diyos at para sa kapwa-tao. Sa patuloy nating pagtatangkilik ng mga sakramento, lalong-lalo ng Eucharistia, naway masumpungan natin ang Diyos na siyang tunay na kayamanan ng ating pagiging Kristiyano. Na si Jesus ang magdadala sa atin sa kaligtasan at sa kanyang kaya. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawain ng langit at lupa. Sumasampalataya tayo sa Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Libing, nanaos kinaroroon ng mga yumao, na may katong araw na buhay na pagkuli, umakyat sa langit, nalulugtog sa pala ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukong sa mga buhay at kapatay na tao. Sumasampalataya ko sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Buong pagtitiwala nating idalangin, mawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Hesukristo ang anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin po tayo. Tugunan nawa ng mga namumuno sa aming pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga biktima ng karahasan, ang mga inabandonang ng pamilya at ng mga nalulong sa droga upang sila ay makadama ng pag-asa. Manalangin po tayo. Pagpalain mo ang mga misyoneryo ng Mission Society of the Philippines upang sila ay maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin po tayo. Naway palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin po tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin po tayo. Amang mawain, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Papasamin nawa ang iyong kaharian at puspusin kami ng iyong kapangyarihang salita. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay pagsipo para sa buhay ng Panginoon,
sa aming pamumuhay sa kasulukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapaga ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sampayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pakilala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panghinabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, at ng kanyang asawa na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo ang magpas sa walang hanggan. Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Thank you.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na ang tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkaloban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Makasalanan ng sanlibutan. Kapalad tayo mga inaagiyan sa kanyang piging. Panginoon, ito na patapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagsaluan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa pinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamakitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Let po ay magsiupo para sa ilang parish announcements. We are in the seventh week of ordinary time. In life, we need to identify that which is truly important for eternal life and strive to possess this treasure. We pray for the good health and intentions of our parish priest, Father Saber de Sousa, who celebrates his birthday on Tuesday, 1st of August. We will have a concelebrated English Mass at 6:30 p.m. on August 1st, followed by a brief felicitation. All are invited. Friday, 4th of August, is the first Friday of the month. The Holy Hour, which will be on the theme of priesthood, will begin at 6 p.m., followed by Mass at 7:05 p.m. On this day, we remember St. John Mary Vianney, the patron saint of all priests. This is a day when we thank the Lord for our priests and for their services to our parish. Let us pray for Bishop Aldo and for all our priests and their families. The pre-baptismal seminar will be conducted on Monday, August 14 from 7 to 9 p.m. in room number 14 for parents and godparents. Kindly contact the parish office for further details. The seminar can also be attended before the birth of your child. The parish office will be open from Monday, 31st of July, 2023. For more details on the announcements, kindly check the parish app and the church notice board. Yours affectionately, Father Saber de Sousa, Parish Priest.
Magsitayo po ang lahat. Additional, may mga official na mga appointments na ang iyong lingkod ay maa-assign sa Amadi at sa Salmiya, dalawa. Dahil si Father Rodel ay hindi nakapasok, hindi nagamit yung kanyang visa, ay inaapuho na lang yung kanyang trabaho. At maliban dito, mag-cross border ng Saudi Arabia sa Kafji. So yan po ang magiging misyon ng iyong lingkod na pare. At pagpatuloy natin ang pagdarasal to so that God will provide us more workers in His vineyard. Mga kaparian at mga religious, at naway baka may mga inspired na mga kalalakihan o kababaihan dito for the religious and personal life, mga tinatawag na late vocations, so you can discern your life. At sana sa mga darating na mga araw, sa pagpapatuloy ng o kaya sa pagiging effective ng mga nasabing appointments ay naway patuloy ang pangangalaga ng Panginoon sa mga misyonero, lalo-lalo dito sa Avona, sa Vicariate ng Northern Arabia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo samantalang hinagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala ay pagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap na pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umayo kayo at ibahagi si Kristo sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Sinta